process. Office girl ako, no? Ako si Tony. Totoo ang iyong nabalitaan. Pumamatay nga ako. Nagkawa ko lang yun ng dahil sa pera. May sakit kasi ang anak ko noon. At wala akong trabaho. Kaya itong babae ko, pag hindi nagsabi ng totoo, papatayin ko to. Hoy! Ako bang pinaririgan mo? Excuse me. Hindi kita papatulan. May pera ka ba? Ka-level ko ba si na mayor? Congressman? Governor? O di kaya si senator? Aba, ako ko yata sila. Ninya ang pangalan ko. Ampun. Marahil ay dahil sa hindi ko nakabisarang yung mga magulang. Makakayatak na uwi na? Ewan ko. Hindi ko alam. Hindi na ako nakapag-aral. Wala akong pamilya. Yung mga kumukup sa akin, eto. Iniwan ako doon. Doon sa lansangan. Yan ang tirahan ko. Kaya galit ako sa mundo. Galit ako sa lahat. Sinisisi ko ang Diyos kung bakit ganito ang kapalaran ko. Marahas ako. Matigas ako lang puso. Ganyan ako. Ako si Congressman Jason Robles. Ano lang talaga ang kapalaya ng kalangisyon? Sinigurado ko lang na mananalo ako. Hindi ako yung gumastos, kundi ang mga kaibigan ko negosyante ang naglabas ng pondo. Minsan di ko niloko ang bayan. Dahil wala naman akong pagkakataon na makausap sila. Lagi kasi ako nasa out of town. Ayan! Nang dahil sa mga politikong katulad mo, may mga katulad namin nangiriraan sa lansangan. Pati ikaw, uy, sino ka naman? Ako? Ako si Nancy, isang guro. Madasali at naglilipo sa simbahan. Bata pa lamang ako, sumasali na ako sa choir. Nang magdalaga ako, sumali ako sa Singles for Christ. Naghilander din ako sa aming parokya. At aktibo sa lahat ng gawain sa simbahan. Pero bakit ganito? Bakit mo hinayaang mangyari sa pamilya ko ang ganito? Kung talagang makapangyarihan ka at mahal mo ang mga naglilingkod sa'yo, bakit mo hinayaang maibaon sa lupa ang mga mahal ko sa buhay? Wala kang awa, wala kang kwenta. Hoy! Ano ka ba? Hindi ka makikinig-kilabutan sa mga pinagsasabi mo? Hindi mo kilala yang kausap mo. Noon, oo. Pero ngayon, hindi ko na mayata siya kilala. Hindi naman ako nagkulang sa paglilingkod sa kanya. Halos buong buhay ko itinuon ko sa paglilingkod sa kanya sa pag-akalang aalagaan niya ako at ang aking pamilya. Ngunit ano? Sakit at dusa ang napala ko. Wala siyang kwenta. Manggagamon. Iyan ang tawag nila sa akin. Ginagamon? Oo, binibigyang lunas ko ang problema ng mga babaeng tulad ninyo. Paano? Simple. Biyasa ako sa pagsasagawa ng aborsyon. Aborsyonista ako. Bakit? Kailangan kong kumita. Kailangan kong buhayin ang sarili ko. Kaya kahit sa ilegal na paraan, walang problema. Bumagsak ang mundo ko nang matanggalan ako ng lisensya nang dahil sa malpractice.
Ayoko na. Sumuko na ako. Wala akong magawa. Kailangan kong buhayin ang sarili ko at ang nag-iisang tao na sa akin yung maasa. Si Inay. Dr. Ernesto Nunez ang pangalan ko. Dr. Ernie, kilala kita. Salamat sa pagtulong mo sa kaibigan si Brenda. Magaling to. Siya ang naglaglag sa anak ni Brenda. Ako nga pala si Melody. Nurse ako sa isang kilalang institusyon. Pero tinapot ko ang kinabukasan ko. Paano? Ilang bansa na in-applyan ko, makaalis lang sa lecheng lugar na yon. Pero hindi ako pinalan. Nag-top naman ako sa board. Tangina, wala nang mas gagaling pa sa akin. Doon sa institute na yon, isa lang ang sigurado ko na ako ang pinakamagaling na nurse doon. Ako, binibigyan ng pagkakataon. Para ano? Para baguhin ang nagawa kong kasalanan. Ano bang nagawa ko? Hindi ko maalala. Thank you.
Di naman talaga kakayanin ni Brenda ang ganung pasanin. Ewan. Melody, ang hirap ng pinagawa sa atin ngayon, no? Talagang di ko alam ang gagawin. Eh paano? Ang tatanga ninyo. Ewan ko ba kung bakit ako kasama sa ship nyo. Puro kayo hindi marunong mag-isip. Sige na, makalis na. Ang yabang talaga ni Melody. Ay naku, sinabi mo pa. Mahusay ang doktor. Pinili ko ang ganitong gawain dahil wala akong magawa. Ama, patawarin mo ako. Hindi ko alam ang aking ginagawa. Kumlaude ako noon. At pangatlo, sa board exam ng pagka-doktor. Mahusay ako sa klase at pinupuri ng mga guro. Ni minsan, hindi ako umabsent. Hindi rin ako bumabarkada. Bahis ko alam talaga ako. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, natanggalan ako ng lisensya ng dahil sa malpractice. Nagreklamo ang isang pasyente nung kumalat sa internet at YouTube ang skandal sa operating room. Hinayaan ko sa mga lokong yun na manguha ng video. Wala akong nagawa. Natanggalan ako ng lisensya. May sakit si inay. Kailangan niya ng gamot. At ito lang ang maaaring gawin.
Inay? Inay? Inay, aalis na po ako. Ernesto, mapalad ako at mayroon akong anak katulad mo. Masipag, maalaga at mapagmahal. Ernesto, huwag kang mag-alala. Konting panahon na lang ang lalaki ko sa mundo. Inay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Aalis na po ako, Inay. Mag-iingat ka, anak. May pasyente na ba tayo? Ando, wala pang pasyente. Sige. Morning, ma'am. May pasyente po ba si Doc Nunez? Wala pang pasyente. Sige, pasok na tayo. Salamat. Anong may paglilingkod ko? Dog, kaibigan mo. Papalaglang. Madali eh. Ilapan mo to. Sigurado na ba kayo sa desisyon yung ipalaglag ng bata? Opo. Hingga tayo dito. Saglit lamang ito. Saglit lamang at makakahiya na ng maluwag. Saglit lamang at mawawala na ang batang dinadala mo. Salamat naman! Hey!
ko. Tangit na bad trip! Pero salamat na rin. Sana, totoo yung sinasabi nila. Makakasama ko, makamasa pa ng isip. Birthday ko ngayon. At ang lumos na ipinasasaya ko, darating dito ngayon sa bahay ang buong pamilya ko. Yay! Limang taon na rin ang nalilipas, wala nang iparin ko ang pamilya namin upang tuparin ko ang mga pangarap ko dito sa Maynila. Sa wakas, magkakasama-sama na kami muli. Siguro, sa mga oras na to, pagpapunta na sila rito. Malayo na kasi yung biyahe, mga 8 oras. Teka ha, maghanda muna ako, baka dumating na sila. Ako nga po, bakit po? Anong kailangan ninyo? May masama po kong balita sa inyo. Naaksidente po ako sa sinasakyan ng pamilya ninyo. Nawala dito ng preno at nahulog sa bangil. Walang nakaligtas sa mga pasahero nito at kasama na rin po ang pamilya ninyo. Dami dito mga gamit na lamang po ang na-recover namin. Kinalulugod po namin. Paalam po. Thanks, Dad. Kayo po yung inspirasyon ko.
ka naman natin napakalaking kahuto para paglalagyan ng susi. Nandito pa sila ng susi ng sports car. Basta, magsay mo na lang. Bible? Dad, kaprominente yung tao sa lipunan. Mayaman, mabera, tapos Bible yung bibigay mo sa akin. Malang kinapagkabosan sa kayamanan mo yung hihingi ko. Hindi ko kailangan to. Kumusta? Ako? Eto, after ko lumaya sa bahay namin at nagpakasasa sa salabi ko, isa na akong successful na kongresista. Pag-aari ko lang din yung ilan sa mga business center dito sa Pilipinas. Congressman Jason Romualdez? Yes, what can I do for you? Please have a seat. Thank you. I am Attorney Martinson, your dad's lawyer. Jason, I have some bad news for you. It's been a long while, but your dad never stopped looking for you. And I'm afraid you'll never get the chance to see each other again. What do you mean? Malaka, Jason. Nandito ako ngayon para ibigay ang mga naiwang dokumento at papeles ng daddy mo para sa'yo. Pinamana niya sa'yo ang lahat ng kanyang kayamanan. At mahigpit niya rin yung binigay sa akin. Naibigay ko sa'yo. Natatanggaan ko to. Maraming salamat, Atty. Walang anuman. Tapos man, Romualdez, magpapaalam niyo ako. Nagalap na. Hindi siya nagkulang. Lahat ng hindi ko binigay niya. Ako nagkulang. Ako. Panginoon, alay ko sa iyo ang aking buhay. Panginoon, ikay ay aking paglilingkuran. Panginoon, sa iyong panad at kalungan, hayaan mo na ipag-ibos ko. Tony,
dumating na ang tinatang panahon. Ang kuryente ito ay nadalay sa iyong katawan at ikaw ay mawalan ng hirap. Sa malamit nawa ang iyong kaluluwa. Ama, pinahabilit ko na sa iyo ang aking kaluluwa. Ladies and gentlemen, the cast and crew of Pitong Luksa.